O, si WhatsApp nga kabosay. Welcome po sa channel ko, guys. So, for today's vlog. So, update ko lang kayo dun sa ano tawag dito, yung aking hinanting na limonsito dun sa probinsya namin sa Marinduque, mga kabosay. So, dun sa hindi pa po nakapanood nung video ko nung paghahunting ko nun, so, pasyalan nyo lang po yung mga lumang video ko sa aking YouTube channel at makikita nyo po dun yung ano, limonsito bonsai hunting ko sa Marinduque, mga kabosay. So, nasa likod ko yung aking mga alagang ano, bato-bato. Ayan po. Yan, tatlong pirasong bato-bato yan, mga kabosay. O, so yun, guys, huwag kita yung patagalan ito. Pasukan din na intro ko. Okay, intro. Pasok! At ito na nga, mga kabonsai. Yan. So, ito po ay meron din po akong video nung tinanim natin to. So, ito po after isang buwan na siguro, o wala pang isang buwan, mga 2 weeks mahigit, o magti 3 weeks na po yan. So, ito po yung tinanim natin ng ginawa natin forest. So, ayan po, forest na, so ganyan kalilit yung mga puno niyan, mga kabonsai. So, hindi naman sila tuwid na tuwid, pero sabi ko forest na lang para baka mas maganda ang kalabasan niya. So, ayan na po, may mga shoots na po, mga kabonsai. So ayan. So sa amin sa Marinduque, marami pa lang limonsito. So next na uwi natin doon, baka pwede ulit tayong mag hunting diyan. So ayan po. Ayan. So bali ito ay 2, 4, 6, 7. 7 puno po 'yan, mga kabonsai. So, ito yung pinakamalaki. Siyempre kapag ang project niyo po ay forest style, laging pa-triangle po 'yan. Yung nasa gitna niya ng ang mas malaki, o pwede rin nasa dulo yung pinakamalaki, pababa naman po. Pero ang ginawa ko, itong basic lang, sa taas yung pinakamataas, tapos sa gitna yung pinakamataas, tapos sa gilid yung pababa na po yan, mga kabonsai. So may shoot na rin po. Ayan. So itong isa, ayan po, medyo may lumalabas na rin pong dahon yan, guys. So ito yung tininim natin, siyempre pure river sand to. Tapos nililim lang natin. So ayan po, may bubong. Ayan. Kaya hindi ito nakakarawan. At ngayon hindi rin siya nauulanan. Mas maganda sana kung nababasa silang ulan, mga kabonsai. So susunod, lipat natin itong pwesto. So ito may shoots na rin. Ayan. Shoots na rin. So ito mayroon na rin pong dahon. So may dahon na rin po yan. So ang limonsito po ay base sa karanasan ko dito sa paghunting ko nito at pagtatanim, hindi naman siya masyadong maselan buhayin. Dahil ito po ay talagang pinagpuputulan ko ng mga ugat para magkasya po dito sa kanilang pot. Yan. Kasi medyo matatahabang ugat nila. So ginawa ko talagang pinutol ko siya para magkasya dito. So nabuhay naman, mga kabonsai. Kaya para sa experience ko sa limonsito, hindi naman siya masyadong masilan buhayin. Basta susundin nyo lang po yung lagi natin ginagamit na ano sa kanila, river sand. Ang pagtatiriman po ninyo, river sand. Siyempre yung drainage po ng ating training pot o ng bonsai pot na gagamitin po ninyo ay maganda para hindi ma-stuck yung tubig at hindi po mabulok ang mga ugat niyan, mga kabonsai. So bali ito po yung isa sa pinakamalaki na lahat natin. So ganyang kataba, tapos ganyan po yung forma niya. Ayan. Ayan. So ganyan po, ayan na po, meron na rin pong dahon po ito, positive na po ito, sigurado na po mabubuhay natin. Sa kabila, ayan, meron na rin yung shoots dyan. Sa baba, meron na rin. So, meron din ditong malaguna. Ayan, may dahon na rin po dyan. Sa puno, nagkadahon na rin. Oh. Ayan, kita nyo. Kaya talagang masasabi ko na hindi po masela ng limonsitong buhayin. So, ito po ay napakarami ko pong ugat na tinanggal dito para magkasya sa ganyang kanipis na training pad po yan, mga kabonsai. So, isa ko yung ugat niya. Eksaktong-eksakto rin lang ang ginawa natin dyan. So may mga kasama rin po itong mga hay roots, kaya siguro mas madaling nabuhay. Pero yung kabila na yun, halos yung iba dyan, walang hay roots po, pero nabuhay naman natin, guys. So ganyan na po kalago. Yung maliit, siyempre na unang tubuan yung mas maliit na sanga kaysa dito sa mas malaki. Yan. Pero buhay na rin po yan, mga kabonsai. Ating limonsito. Doon po sa hindi pa po nakapanood ng aking vlog ng paghahunting tsaka ng pagtatanim, balikan nyo lang po yung mga lumang video ko at makikita nyo po yung ating vlog ng ano, itong limonsito na to. Yung bonsai hunting tsaka yung pagtatanim nitong ating limonsito, mga kabonsai. So ayan.
yung ating pangalawang project. So para magiging upright na lang po yan paglaki. So nanghihina niya ako. So ang balak ko talaga na dati putunin lang dito, mas mababa siya. Tapos ito gagawa tayo dito persprant sana. Pero nanghihinayang ko dun sa laki ng puno. Kaya sabi ko, tingnan natin, baka magawa tayo ng literati dyan. Bahala na. Pag tinubuan ng magagandang sangayan, saka na lang tayo mag-isip ng forma na gagawin dyan. Madali naman magputol mga kabonsai. Importante, mabuhay natin talaga po itong ating materyales. So, saka na lang tayo mag-isip. Pero nanghihinayang kasi akong putulin siya. Kaya binuo na lang natin siya ng ganyan. So ganyan po yung forma niyan mga kabonsai. Napakaganda rin naman po. So putunta natin yung dalawa pa. So lipat ko na lang pala dito para mas makita nyo guys. Buhatin natin. Wait lang. Ay! Yun! So ito yung isa. Grabing laguna nyo. Ito nyo naman ang itsura nyan guys. So ito mataas to. Is isama sana natin yan dito sa forest kaso masyado siyang mataba, hindi siya proportion, kaya tininimlan natin ang hiwalay. So bahala na rin kung anong forma, malamang upright siya mangyayari dito. Ayan. So formado na rin po, ay ibig sabihin ni positive na positive na mabuhay natin to. So ito ano po ito, river sand din po ang ginamit natin dito. Sa pinatraining pat natin maraming butas yan. So ano po ito ha, wala pang sigurong isang buwan to nung tinanim natin. So, wala pang isang buwan nung tinanim. So ganyan na po yung tsura niyan. Malaguna. Ating limoncito. Yan. So itong nasa baba na to, pwede na nating tanggalin yan. Kasi hindi naman na kailangan yan guys. Para mas mabilis lumago yung mga nasa ibabaw. Tanggalin na natin to. Mga shoot sa baba. Tuloy na natin. Tira na lang natin dito sa taas. May kailangan tayo dito. O, yan na muna. Tama na muna yun guys. Para makapag-focus yung pagpalagi dito sa ibabaw. Nasa baba. So ito, tanggalan na rin natin itong malaki natin. Hindi na natin kailangan itong nasa babang mga shoots na po. Yeah, itong ibabaw. Tanggalin natin yan guys. Yan. So yan po. So mayroon pang isa. Bali, apat na piraso po ito. Yan. Ito yung isa natin. Na yung pilipit natin. Yung nakakross yung puno niyan. Yan. Wala pang bagong shoots to mga kabonsai. Parang negative to. Pero hindi pa naman tuyo yung dahon nyo. So yung dahon na yan kasama yun ng hunting, hindi ko na tinanggal. Pero wala pa siyang bagong shoots na lumalabas. Ano? Titingnan natin sa mga sunod na araw kung siya ay positive o negative na po yan. Pero berde pa naman. Berde pa. Yan. So ayan po yung ano natin, mga limoncito na nahunting ko po ito sa aming probinsya, sa Marinduque. So syempre shoutout po sa lahat dyan, mga taga Marinduque. Shoutout po sa inyo lahat na mga kababayan natin dyan sa Marinduque. Yan, baka meron pong tayong subscriber na kababayan natin, mag-message na po kaya sa comment section. Yan, kung taga saan kayo sa Marinduque at nang tayo po ay makapag-shoutout ng mga kabonsai natin dyan sa lugar natin. Siyempre shoutout dun sa ating mga kabonsai na laging patuloy na nanonood ng mga video natin sa ating YouTube channel na to, na OLTV Mix Vlog mga kabonsai. So magsha-shoutout tayo ng mga kabonsai natin. Wait lang mga kabonsai. Awesome guys, so mag-shoutout tayo ng mga ilang kabonsai po natin. Yan. So nung tayo ng sticker, nag-post ako ng mayor sticker, may mga solid kabonsai tayo na nagpapa-shoutout. Siyempre unayin natin, shoutout kay Idol Newbie Wow. Yan. So sa mga mahilig sa mga tugas ha, pasyalan nyo lang pa yung kanyang Facebook, Newbie Wow Mats. Yan. So nagla-live selling po ng
mga tugas yan, iba't ibang klase ng halaman. Pero karaniwan mga tugas. So shoutout ulit, tsaka yung aking mga tugas pala galing kay Newbie Wow. Shoutout kay Kabonsai na Newbie Wow. Yan, shoutout idol. Syempre shoutout din sa ating ano, solid subscriber to. Din natin to si ano, Muhammad Salman, Mama Sapano. Diyan po sa ano, shoutout sa inyo lahat dyan siya. Sharif Agwak, Maguindanao, Del Sur. Yan. So shoutout sa inyo dyan sa Sharif Agwak, Maguindanao, Del Sur. Yan. Solid dyan, lagi nagko-comment sa atin yan. Shoutout sa inyo lahat dyan sa Sharif Agwak, Maguindanao, Del Sur. Syempre shoutout din kay Idol ano, Joel Robles. Shoutout kay Kabosay din natin yan, si Tirso Bangayan, lagi nagko-comment sa atin. Shoutout din yan. Siyempre, shoutout kay Manuel Orias Navida Jr. Yan, lagi nagko-comment sa atin yan. Shoutout kay Jonathan Hanaya, kay ano, Marcos Disilio Incierto. Yan, shoutout po sa inyo lahat dyan, mga kabongsa. So yung iba, next na vlog natin, mag-shoutout pa tayo mga kabongsa. So shoutout po sa inyo lahat at maraming salamat po rin sa patuloy na suporta sa aking YouTube channel, Lowell TV Mix Vlog mga kabongsa. Awesome guys, hanggang dito na po yung vlog natin. Siyempre maraming salamat pa rin po sa patuloy na suporta sa channel ko, OLTB Mix Vlog. So maraming salamat pa rin po sa inyo at marami pa rin po tayo mga kabonsay na nanonood sa ating mga video. So pakisupport din po ng aking Facebook na OLTB Mix Vlog. So doon po ako nagpo-post sa mga maiksing mga video natin, 1 minute, 3 minutes. So diyan po ako nagpo-post. Pero pag mga long video, siyempre dito po sa ating YouTube channel, OLTB Mix Vlog. So muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Stay safe, pa siyempre, God bless po mga kabosay. Maraming salamat po. Thank you.